Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po'y unang araw ng Oktubre. At pinararangalan ng inang simbahan si Santa Teresita ng Batang si Jesus, isang dalaga at pantas ng simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, lalo tigit si Elsa Navares, at mga anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kaniyang pagsilang. Ito ang kaniyang sinabi. Hindi na sana ako ipinanganak, at sana'y hindi na ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noong ako'y isinilang niya? Bakit kaya ako'y ipinaghele pa, inaruga, inalagaan, at binuway sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na. Mahimbing na natutulog at wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang na pumanaw na nagtayo ng mga palasyo noong kanilang kapanahunan. Sana, tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak o tulad ng mga sanggol na patay na ng isinilang. Yamang mga libingan, wala nang gumagawa ng kasalanan.
at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa lang? Bakit pa binuhay kung daranas lang din ng kahirapan? Kamatay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Hinuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin namang kaginhawaan? Bagkus, hirap kabi-kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. Panginoon ako'y dinggin sa pagsamot ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako'y dinggin mo, pagdalangin ko ay iyong pakinggan. Sa aking pagdaing, ako'y iyong tulungan. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang kaluluwa ko ay nababahal at lipos ng hilahil. Dahilan sa harap, wari malapit ng ako'y malibing. Kabilang na ako niyong malapit ng sahukay ay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina't ubos na ang lakas. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang katulad ko pa ay ang iniiwasan sa gitna ng patay. Ani mo'y nasawi, nananahimik sa kaniyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang mga hukay na iyon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin na bunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang lahat po'y magsitayo. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit
ang mga kababayan nating OFW. Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Ito po ay sabi ni Jesus sa magkapatid na Santiago at Juan, sapagkat nung hindi sila tanggapin sa bayang kanilang pupuntahan, ang tanong ng dalawa ay gusto ka po ninyong pugnawin natin sa pamamagitan ng apoy ang bayang ito. Gusto po ba ninyong parusahan natin sila sapagkat sila'y makasalanan? Sabi ng Diyos, hindi nyo alam kung anong espiritu ang sumasa inyo. Tayo po, alam po ba ninyo kung anong espiritu ang sumasa inyo ngayon? Gusto nyong hulaan ko? Ang espiritu ng antok. Yan, napalitan na. Espiritu na ng gising. Pagka kayo nasa simbahan at kayo natutulog laang, yan ay espiritu ng kalaban para isang oras na sisimba, itutulog pa. Diga? Sabi ni Jesus, hindi nyo alam kung anong espiritu ang sumasa inyo. Totoo naman po iyon. At aminin natin, mga minamahal, sadyang sa buhay, may pagkakataon, bumabagsak ang espiritu ng galit, espiritu ng inggit, ang espiritu ng katarayan, ang espiritu ng nimarites, lahat. Kaya paminsan-minsan, talaga nagkakasala, bumabagsak, mahina. Bagamat, huwag niyong pagdududahan. Ang espiritu ng Diyos, lagi ring naririyan. Ang hamon lamang sa atin, kaninong espiritu ang lagi nating patutuloyin. Sapagkat ang dalawang yan, laging nakaabang sa atin. Alam ganun niyo kung ba't kayo ginising ko? Ako'y antok na antok din. Hindi ko ako napansin kaninang nagbabasa ng first reading. Ako'y nakailang tungo eh. Ang espiritu ng antok na ito ay kasabay-sabay. Pili tayo. Pipili ka ba ng espiritu ng kalaban o ng espiritu ng Diyos? Sapagkat ang dalawang yan laging nandyan, nakaabang sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. Sisimba ba kami o hindi? Magagalit ba ako o hindi? Umaga na dumating ang aking anak. Mumurahin ko ba o hindi? Lasing na naman ang aking asawa. Ipagluluto ko ba o hindi? Nariyan na naman ang pakialamera kong biyanan. Pagbubuksan ko ba ng pinto o hindi? Huwag naman yung lalasunin ko ba o hindi? Huwag yon. Pero sa bawat pagkakataon, laging nariyan ang masama at mabuti. At ang paanyaya ng Diyos, kahit mahirap pagsumikapan, piliin lagi ang mabuti. Hindi po sapat na alam mo ang mali at tama. Kulang yon. Dapat alam mo ring piliin kung alin ang tama. Hindi kabilis namang malaman, mali ang magchismis, tama ang tumulong. Ay ang tanong, anong ginagawa natin? Sapagkat sa mabuting balita ngayon, yun ang paalala ni Jesus. Kaninong espiritu ang lagi mong pinatutuloy? Kapag ka ikay nagpapatawad, ikay maawain, ikay nagbibigay, ikay nagsasakripisyo para sa pagmamahal, maliwanag ng espiritu ng Diyos ang pinatutuloy mo. Si Santa Teresita ng Batang si Jesus na ipinagdiriwang natin ngayon, sa kanyang buong buhay, pinilit niya na laging mapatuloy ang Espiritu ng Diyos. Pinilit niyang sa maliliit na mga bagay, kahit yung maliit na pagtango, pagngiti sa kapwa, pinilit niyang gawin para maging patunay ng Espiritu ng Diyos ang sumasa kanya.
Huwag po nating isipin kailangan nating gumawa ng malalaking bagay. Hindi. Kahit sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, kaya nating gumawa ng mabuti. Maliliit na bagay. Mga pinalalampas mong sama ng loob, pinalalampas mong mga galit, yan ay malalaking bagay para patunayang ang Diyos ang gusto nating paghariin sa ating buhay. Nawa po sa ating pang-araw-araw na pakikipagtunggalian sa kasamaan, tayo humiling sa Panginoon kay Kristong ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Siyang tanging magpapalakas sa atin para laging makapili ng mabuti. Inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, turuan mo po akong laging piliin Ikaw. Piliin ang kabutihan. Mahirap, hindi po madali. Kailangan magsakripisyo, kailangan magtiis. Pero gawin mo po ako na laging pumipili sa kabutihan. Pumipili sa pagmamahal, pumipili sa pagpapatawad. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapakumbabaan niyang iyong ikinatuwa. Ang ginaganap naming paglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamahalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manal ang iyong pangalan, manal ang iyong kahalian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Hinarakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagbulat sa sa pinayay ng malaka at nakilala ay sa lahat.
hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang maayos at matiwasay na pagdalaw sa pambansang dambana. Ikatlo, ngayon pong darating na pagbubukas ng taon, January 2025, tutulungan ng pambansang dambana ang gaganaping 129 plenary assembly ng mga obispo ng Pilipinas na gagawin dito sa Arsidiosis ng Lipa. May mga available pong sobre sa paligid na ipinamigay din ng ating mga servers para paglagyan ng ating tulong. Ang ating panalangin at tulong pinansyal ay mahalagang bagay para sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito ng mga obispo. Ngayon pong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, tayo may pagpaparangal sa Mahal na Birhen. May prosesyon sa 5 ng umaga. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod na misa, mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
Inyo pong hawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na magdulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Palaging piliin ang kabutihan. Salamat sa Diyos. Awit-awit ng Ave Maria, sana mong si Jesus, puso namin ay